So welcome nga guys sa ating video ngayon at sa ating mga balitang NBA. Pag-uusapan nga natin ngayon, ang mga topic natin ay tungkol nga dito sa Los Angeles Lakers at pati na rin ang status ng injury neto ni Kawhi Leonard at ang mga trade na naganap ngayong araw na ito sa NBA. Unang-una ang Los Angeles Lakers dahil ay nasa report na ito na meron daw very good chance na itong si Carmelo Anthony ay mag-sign nga sa Los Angeles Lakers ngayong free agency. At ayon nga rin sa isang Lakers insider na huwag nga daw alisin ang posibilidad na itong si Carmelo Anthony ay maging bench scorer nga para sa Los Angeles Lakers. At ayang ang mga report na yan ay lumabas matapos nga ang trade ni Westbrook dito sa Lakers. Pero bago pa man na mapunta itong si Westbrook sa Lakers ay meron na nga report na lumabas natin na si Carmelo Anthony daw at ang Lakers ay may mutual interest sa free agency. So marami-rami ngang report ang lumalabas tungkol dito kay Carmelo Anthony at Los Angeles Lakers. At hindi nga lang si Carmelo Anthony ang tinatarget ng Los Angeles Lakers ngayong offseason na ito. Ganun na rin dito sa free agent ng veteran na si Rudy Gay. Ma-interest nga daw ang Lakers sa power forward na ito. At very solid player nga rin ito para sa team ng San Antonio Spurs sa mga nakakaraang taon. Last season niya ay nag-average siya ng 11 points tapos very efficient din sa kanyang 3-point shooting 38%. Tapos very solid defender din. So sigurado ngang malaki rin ang matutulong nito ni Rudy Gay kung mapunta nga siya kung sakali sa Lakers. So yun nga ang mga balita ngayon sa Lakers, meron silang interest na kuwanin itong si Carmelo Anthony at ganun na rin itong si Rudy Gay. At paano naman sa ating next balita, ito ang injury ni Kawhi Leonard ay mukhang matatagalan nga. Dahil nga ayon na mismo sa presidente ng Clippers na si Lawrence Frank, sabi niya nga dito sa injury ni Kawhi Leonard na it will take great deal of time nga daw. Ibig sabihin matagal na panahon ang kakailanganin para makapag-recover nga si Kawhi Leonard sa injury na ito. At ang minimum nga yata ng ACL surgery ay halos 9 months nga ang kailangan na recovery time. So kung ganito rin ang kay Kawhi Leonard, halos April na nga siya makakabalik para sa Clippers. So halos buong season niya nawala itong si Kawhi Leonard at kailangan siguro ni Paul George na buhatin ng Clippers team na ito kagaya nga nung ginawa niya sa playoffs. Para naman sa ating next balita, ang mga naganap na trade ngayong araw na ito. Itong ang Boston Celtics, binigay ang kanilang center na si Tristan Thompson kapalit nga nito ni Chris Dunn at ang second round pick mula sa Atlanta Hawks. At isa pang ang trade, ganun pa rin sa team ng Celtics dahil ibibigay nga sa kanila ng Dallas Mavericks itong player nila na si Josh Richardson. Pero wala pa ang details dyan about sa trade na yan. So ito ang Celtics ay patuloy sa pag-acquire ng mga defensive player ngayong free agency na ito at balak siguro nilang improve ang kanilang depensa pagdating nga ng next season. So yun nga lamang guys para sa ating mga balitang NBA ngayong umagang ito. Maraming nga salamat sa inyong panonood. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you're not subscribed, syempre, subscribe ko na dahil everyday. Ganun tayo mga NBA updates. At kung gusto nyo pa nga rin ma-update about sa mga ibang balita natin ngayon sa NBA, i-click nyo lang ang ating video dyan. So yun lamang, see you guys next video. Bye!